alam ko namang mabait ka. Baka pwede manghiram ng 500,000. Baliw! Wait lang, si Riva. Si Riva, pinadala na ko ng pera. Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. At para sa video natin ngayon, ito, gagawa tayo ng prank call. Tama na rin nyo, gagawa tayo ng prank call. Kasi kung maalala nyo, sobrang tagal ko nang hindi gumagawa ng prank call. Hindi ko na nga maalala kung kailan nga ba yung huling nag-prank call ako. Naisip ko lang din mag-prank call kasi sobrang dami na ngayon nagpa-prank call at lagi akong biktima ng prank call na to ng mga kaibigan ko. And total, ngayon din naman ay sabi nga nila dito sa Bulacan ay modified enhanced community quarantine. Pahaba ng pahaba yung mga quarantine natin dito. Pero ang gulo lang kasi dahil nung nakaraan sinabi nila sa amin dito sa Bulacan pagdating ng May 16, which is ngayon, May 16, sabi nila dito sa Bulacan daw ay ano na kami? General Community Quarantine, GCQ na daw. Tapos ngayon, na may nabasa ako sa Facebook, ang sabi daw, Modified Enhanced Community Quarantine daw kami. Hindi ko alam kung ano yung susundin ko, pero ang alam ko lang doon, naka-quarantine pa rin tayo. And syempre, pag naka-quarantine tayo, mas maganda, dito pa rin tayo sa loob ng bahay. Sumunod tayo sa mga dapat na protocols ng quarantine. Ngayon, naiisip ko dito sa prank na gagawin ko, tatawagan natin yung mga kaibigan kong alam nating mga mapera. Yan, yung mga mayayaman nating friends. To try nating utangan sila. Pero this time, sasabihin ko sa kanila, meron kasi akong gustong itayo na business. Tapos, kinapos ako ng pera. Ang tanong, bibigyan kaya nila ako ng pera pag nangutang ako sa kanila? Tingnan natin kung sino sa kanila yung talaga mga mababait na kaibigan ko. And dito makikita talaga natin kung sino yung mga generous kong kaibigan. Kaya wag na natin patagalin ito. Simulan natin itong prank call na ito in 3, 2, 1. Okay, para sa ating unang ipaprank, unahin na natin si Edric Go. So tawagan natin si Edric, Facebook Messenger. Tingnan natin kung pautangin tayo ito. Ayan na. Hello. Hello, Ed. Kuya. Kumusta? Okay lang, ikaw? Ito okay lang. Oh, ba't ano dyan? Parang may sumasayaw dyan na ano? Hindi, nagpapatagdag sila. Parang ano ah, puro pang 90s yung naririnig ko ah. Sumasayaw ang kapatid ko eh. Kapatid mo o ikaw? Hindi ah. Weh, dancer ka eh. Pero maganda yung ayaw eh. Ah, awis mo. Paano? Wala. Hindi ko narinig. Paano? Nauuto mo lang ako eh. Baliw ka, aga-aga mauuto. Kasi, at nakwento ko na to kay Labanino eh. Kasi may pinaplano ako na ano, na business, na ipa-franchise. Mga siguro, sana by 3 months from now, maitayo ko yung business na yun. Ano to? Potato lang. Medyo malaking business yung gusto kong i-franchise. Wow. Baliw, alam mo ba kung magkano? 800,000. Oo, 800,000. Eh ngayon kasi, parang ano, iniisip ko, hindi ko pa siya kayang ano, i-franchise. So may ilang buwan pa naman ako na palugit para ma-franchise ko yun. Oo, mag-ipon. Nung kinocompute ko kasi yung pera ko na parating, parang, yung parang medyo, ewan ko, hindi ko alam kung aabot ba or what. Ano bang business? Related sa food. At least pwede niyo akong magpahiram kahit 20,000. Kailan mo plano yan? 3 months from now, baka naitayo ko na yung business. Kahit 20,000 lang. Kailangan kasi mag-down payment dun sa ano, sa franchise. 800,000 yun. Meron na akong 300,000 dito. Kailangan kong mapunan yung ano, at least kalahating million daw. Yun. Eh, so short pa ako ng 200,000. Kano ba kaya mong ipahiram? Willing ka lang. 50,000, kaya? 1.5, kaya na? 1.5? Ang kuripot mo naman! Parang di kumikita ng malaki. Sabi mo ikaw, sabi mo sa akin ikaw. Mga 50,000. Kaya mo ako patahan. 50,000? Oo, 50 long, baliw. Kayang-kaya mo na nabawiin. Siguro kung mga 20,000 pwede, kasi may mga babayaran din ako. Kung 50,000, baka hindi ko kayaanin, kuya man. Bakit? Kasi nasa'yo pa yung pera ko, hindi ba? O nga pala, nasakin nga pala yung pera mo. Hindi ko na ibibigay sa'yo yung pera mo. So, may pambayaran pa kasi ako sa bangko. Sige na nga, 20,000. Kahit 25? Ay, hindi ko kaya pa. 20,000? Sige na nga, pwede na. Alam mo sino hiraman mo? Sino? Si Bans, si Riva yan. Bans, Riva, ano, Aga. Yan yung mga hiraman mo. Kung yun ang maluwag sa puso mo eh. Actually, 1.5 na lang yung kaya ko eh. Alam mo, Ed. Thank you so much kung ano, kung papahiramin mo talaga ako ng 20,000 kahit na prank lang to.
Ano? Ay nako, aga-aga. Anyway, Edric, thank you so much. Salamat. Thank you. Ang bait mo. Thank you. Kahit 20,000 yun, malaking bagay ang 20,000, no? Sobrang laking bagay. Hindi mo mapupulot yun. Hindi mo mapupulot ang ganong kalaking pera para ipahiram mo ng ganon-ganon lang. Siyempre, sa'yo, kung ibang tao, mahirap. Naghihingalo ako, hindi ikaw yung tumulong sa akin, di ba? Ay, naman. Grabe. Totoo naman. Sige na nga, wag na. Magdadrama ka pa. Okay, thank you, Ed. Nakita niya si Edric. Alam kong medyo kuripot si Edric at lagi siya nagpapalibre sa akin. Pero pag nandun naman ako, ako yung humingi ng tulong sa kanya. In fairness naman pala dito, kaya niya akong pahiramin pero ayaw niya ng 25,000. 20,000 lang talaga. Pero okay lang yan, Edric. Thank you so much kasi napakabait mo pa rin sa akin. Next, ang tatawagan natin ay si... Okay, try natin si Mika Salamanca. Itong babae na to, alam ko nang mabait tong babae na to, wala na akong masasabi dito. Pero tingnan natin kung kaya niya ba akong pahiramin ng pera. Yung kabaitan niya ba is aabot hanggang dun sa point na pahiramin niya ako ng pera. Mika Salamanca. Yan na, ringing. Hello, Kuya Maat. Hey, what's up, Mika? Musta? Pa. Saan ka? Okay lang po. Sa Pilipinas po. Nasa bahay lang po. Nandiyan ka sa Pampanga ngayon? Apo. Masta dyan? Okay lang kuya, bakit? Nakausap mo na si Vishnu? Si Vishnu? Hindi pa, bakit? Kanina parang namomoblema rin. Nagdadrama ka, ewan ko, nagdadrama kasi sa akin kanina. Tapos, eh syempre ako rin, nagdrama na rin ako kay Vishnu. Ewan ko kung sasabihin niya ba sa'yo yung... Ewan ko? Basta kayo na lang mag-usap siguro mamaya. Kasi sinabi ko rin kay Vishnu yung problema ko. Tapos, alam mo na to, di ba? Na mag-ano ko, nakwento ko na sa'yo na nakaraan na meron akong balak i-franchise na business. Okay. Kailangan ko ng ano, ng funds. So, nag-iipon ako, di ba? So, okay. Ang laki kasi nung kinumpute ko, 800,000? 800,000 yung kailangan. Shucks! Parang baka kaya kong pag-ipunan. Eh, nakausap ko na yung pag-franchisean ko. Sabi nila sa akin, kailangan ko na daw mag-down payment. Eh, kulang pa ako. Kulang pa ako ng 200,000 pesos. Inutangan ko na si Vishnu. Short pa ako ng 150,000. Nakahiya, pero pwede bang ano, umutang sa'yo? Okay lang, kuya. Ano, kunin mo na lang dun sa... Eh, paano ko matatransfer? Meron pa naman ako dito yung sa last. Ano yun? Yung doon sa kunin mo kaya mo na yung sinend sa akin na 150,000. Hindi ko pa naman po gagamitin. Wala, nakakahiya. Nahiiyak tuloy ako. Hindi, kaya okay lang. Paano ko matatransfer? Pwedeng sa... send ko sa'yo yung bank details ko. Sigurado ka. Masyadong malaki yun. Eh kuya, babalik mo naman kuya. Eh, paano kung matagalan kung ibalik? Hindi ko naman, basta wag lang here. Uy, grabe. Thank you talaga, Mika. Thank you, Mika, kahit na prank lang to. Sorry, prank lang to. Guna ako, inis. Grabe, pahiramin mo ako 150,000. Seryoso ba? Oo, prank lang to. Aga-aga mo naman mag-prank. Kasi kayo, lagi kayong gabi mag-prank, di ba? O, di ako umaga. Seryoso, 800,000 ang mahal naman noon. Kuya, mas seryoso kaya ako doon. Ay, seryoso ka ba? Walang joke yun? Wala feelings ko. Wala! Oo nga! Next time, guys, hindi na ako maniniwala kay Kuya Mat pag bigla niya akong kinol. Oy, pero pautangin mo pa rin ako kung talagang mangungutang na ako at nangangailangan ako. Oo, Kuya. Okay. Kasi nagulat din ako kasi inopen mo din si Kuya Vishnu. Sige, thank you so much. Ang bait mo talaga. Thank you. Ganun lang kadali para kay Mika Salamanca. At na-convince ko siya. Sobrang ewan ko kung... Talagang believable pala yung sinasabi ko. Thank you so much, napakabait mo. Kaya dahil dyan, next na ipaprank natin ay si Agassi Ching naman yung susunod natin. Tingnan natin. Kung ito, maraming pera to eh. Hello? Kaya? Sup, Aga? Kaya? Aga? Kaya ma? Naliligo ka na naman ba? Hindi. Hindi. Baliligo ka. Mag-vlog ko mamaya eh. Na-vlog mo na? Ha? Na-vlog mo na? Nag-vlog ko na. Chine-check lang ito. Ay! O nga pala! Naisip ko lang kasi na tingin mo, magtayo ako ng business. Business? Mm-mm. Anong business? Kasi iniisip ko magtayo ng ano, ng related sa food. Gusto ko mag-franchise. Anong food? Maraming food actually siya. Dito sa Bulacan po itatayo yung business na yun. Eh, naisip ko kasi malakas ang food business ngayon, di ba? Grabe, ang mahal nga nung ano, ang mahal ng franchise. Ewan ko kung tama lang ha, 800,000. Gusto ko mag-partner tayo.
partner. Actually, pwede naman kung gawin na lang natin, pautangin mo na lang ako. Kukunin ko na yung franchise sana this week. 800,000. Meron na akong 300,000. Kulang ako ng 200,000 pang down. 200,000 pang down. 200,000. Oh, sige. 200,000? Sigurado ka? Oh. Sure? Medyo wala naman ako kaya matin. Talaga? Oh. Hi sa mga mathematics dyan. Buisit ka! Teka pa lang. Paano mo nalaman? Buisit ka! Nakakainis ka, paano mo nalaman? Pero kung totoo yun, Agassi, pahiramin mo ba ako ng 200,000? Hindi, kung totoo yun, may pag-fight nga ako sa'yo kasi alam ko magaling kang humawak ng pera. Weh, talaga? Kumbaga mas may tiwala pa ako sa'yo, ipahawak yung pera ako sa'yo kasi sa sarili ko. Alam ko naman din kasi na kaya mo magpayam. Salamat kasi nakita ko na ganyan kaka-generous na tao. Kahit na kung iisipin mo, malaking pera ang 200,000, tapos papayaran mo na lang sa akin. Ano lang naman yan, Kuya Mat, eh. Balikan lang yan. Kasi ganun yung pinapakita mo sa amin. Kaya ganun yung trota sa amin. Sana pautangin mo talaga ako ng 200,000, ha? Sige, thank you so much, Aga. Thank you. Okay, Mat. Bye-bye. Thank you. Pambihira na booking tayo ni Aga. Pero 200,000, kaya niya naman daw akong pahiramin talaga kahit hindi daw prank. Next nating tatawagan ay si... Ito na, si Jai Asuncion naman. Hi, Jai! Hello? Hi, Jai! Hi, Kuya! Kumusta? What's up okay din? Okay lang po. Yeah. May tatanong ako sa'yo. Magkano ang ano? Ano? Magkano ba tingin mo ang pwede kong ilabas na pera kung magka-franchise ako? Ewan ko lang kung tama yung papasukin ko. Magbi-business kasi ako. Food business. Total na babayaran ko sa franchise is 800,000. Anong franchise? Anong pagkain yan? Para mga ano, mga iba't ibang klaseng food cart. Oo, iba't ibang klaseng food carts. Kung marami naman. Mm-hmm. Pero check mo muna kuya kung worth it yung ganong franchise. Ganong kalaki. Kasi syempre, depende kung kilala yung food. Yung ganyan, food. Kung maraming bumibili, maraming... nagtatangkilik sa ano na yun, food na yun. Kailangan ko na daw magbigay ng 500,000 para ma-secure daw yung slot sa akin doon sa franchise. Magbayad na daw ako kahit by Monday. Bayad mo yun, kuya. Pambira. Dami-dami mong pera. Wala nga akong pera ngayon masyado. Wala akong pera masyado. I mean, wala akong 500,000. Yun yung sinasabi ko. Eh, baka pwedeng makautang sa'yo. Kuya, prank ba to? Pag ito prank, sasapain kita. Ito naman, parang utang lang naman ako. Hindi ko nga gawin yan eh. Mapapautang na ba ako? Wala akong ganun kalaking halagang pera. Hindi, kahit ano lang, kahit mga 100. Pwede naman, kailan mo babayaran, kuya? Hindi nga. Para naman nagbibiro ako. Bakit tingin mo, prank? Ewan mo. Ala, seryoso ko. Seryoso ko. Magtatayo nga ako ng business. Ala, naluluha na ako, kakatawa. Hindi mo kaya? Kaya, oy, kaya mo yan. May ganyan kang pera. Nakita ko security bank mo. Ano? Ha? Prank power, kuya man. Ayoko na. Ayoko na, talo ako. Bakit di ko kayo maisahan? Natawagan mo si Aga? Ha? Natawagan mo? Oo, natawagan ko na. Booking din ako eh. Pero, kung mangungutang ako sa'yo, pahiramin mo ba ako? Sa totoong buhay, oo naman. Aww. Magkano kaya mong ipahiram? Eh di 100k sabi mo. Thank you so much. Sana mas marami pang pumasok na blessings sa'yo. Thank you! Sorry sa prank! Bye-bye! Hindi ako makaprank ng tama dito sa Jaiga na to. Ano ba yan? Talo na naman ako. Diyos ko. Siguro nararamdaman na nila kapag yung isang bagay prank ba o hindi. Eto, si TJ Marquez. Try natin kung pahiramin tayo ng pera nito. Mayaman to, for sure. Sumagot ka, TJ! Hello! What's up, TJ? Hi, what's up? Kumusta? Nasaan ka? Bahay? Bahay lang. Nasa Pinas ka ba o nasa ibang bansa ka? Kasi alam mo, minsan sa IG story mo, hindi ko alam kung nasa Pilipinas ka o nasa ibang bansa. Nasa Pinas ako. Ah, nasa Pinas ka. Hindi ano pa rin, quarantine pa din, ano? Quarantine, ikaw, kamusta ka dyan? Bulacan ka? Oo, nasa Bulacan eh. Okay lang naman dito, quarantine pa din. Kasi nag-iisip ako mag-franchise, isang food business. Oh.
food like, oh sige, ano yun? Variety siya eh. Marami siyang, maraming food. Kaso hindi lang isa yung pinabranches nila, o yung franchise na yun, madami. Oh wait, tapos, ewan ko kung tama yung ano presyo. Tatanungin kita, 500,000? Tapos? Kasama na daw lahat nung may paninda na, yung may, kung ano-ano, mga, basta marami ng inclusion. Parang all-in na daw yun, 500,000. Ikaw ba yung mag-i-business? Si kunyari, Fever? Ako yung makasama. Ganun naman talaga. So, sabi niya sa akin, kailangan ko na daw magbayad next week agad. 500,000 yung ibabayad ko. Sige, magbabayad naman ako. Short ako ng, ano, ng 150. Tanong ko lang sana kung pwede makahiram sa'yo. Alam ko nakakaya, pero baka meron kang, ano, yung willing ka lang ipahiram. Babalik ko rin naman. Ikaw kita when it comes to pahiram, dalawa yung nanghiram sa akin, tapos hindi pa pumapasok. Grabe. Sa'yo pa lang yung, actually, yung sa'yo pa lang yung pumasok sa akin, na receivables. Yung binigay ko sa yung ano? Yung binigay ko sa'yo, okay. Pero sige, pag makukuha ko itong receivable ko, kapag nakulit ko dahil tapos na naman, di ba nalift na yung May 15-16, papatanong ko, once na kapag, oy, grabe, thank you. Kahit magkano, TJ, kahit magkano. Sobrang bait mo. Kaya alam mo ba, kahit na prank lang to, TJ, sorry. Bakit? Okay lang naman. Baliw, seryoso, prank lang to. Prank, Jaggy? Seryoso ka? Oo nga, prank to. Bakit seryoso ka bang payaramin mo ang pera? Akala ko nga, business partner mo ko eh. Pero pwede naman, kung ikaw naman sasagot ng kalahati na gusto kong i-invest, why not? Akala ko talaga, yung partner mo ko, sabi ko sige. In short, may pera talaga ang isang TJ Marquez. Thank you! Ingat dyan, alright, ingat! Sir. Bye-bye! Ayun po, TJ Marquez. Si TJ, grabe. Kaya mo TJ kapag tinotoo ko yung business na iniisip ko, malay mo naman, business partners tayo. Eto na, para matapos na tong prank na to, ang huli kong ipaprank ay walang iba kung hindi si Riva Kennery. Tignan natin. 100% sure ako na mayaman to. No doubt. At sa amin dalawa, ako nga yung kuripot. Tignan natin kung siya ay magpapahiram sa akin ng pera. Eh, kung ipasagot ko kaya yung buong franchise kay Riva. Tignan natin kung papayag si Riva. Tawagan na natin siya. Hello? Ah, huwag ka na mag-video call. Nakahubad ako eh. Wait lang. Okay lang. Balaw, nakaubad ako. Alam mo na kung pakialam sa katawan mo. Sige na, nakaubad niya ako. Maya ka na tumawag ng call. Ayan. Uy, teka lang. May tatanong kasi ko. Ano yun? Busy ka ba? O may ginagawa ka? Baka naman nag-GTA ka? Ay, hindi. COD? Nakahiga lang. Nakahiga? Wow, productive. Nakahiga. Kahit kailan. Uy, magbi-business ako. Congrats! Oo, naisip ko lang kanina, mag-franchise ako ng business. Kanina lang, sabi ko, parang ano, mas maganda mag-business na ako ngayon habang maaga pa. Kasi para at least may pera na paikutin, tapos ikita. Siyempre, ano, naisip kita, ikaw, dami mo ng nagagawang ano, business, di ba? Eh, tingin mo, itong papasukin ko na business, ano ba yung business? Food? Food. Ano food? Marami. Itong franchise siya, franchise actually. Anong franchise? Franchise siya ng maraming klaseng food. Meron na eh, kinausap nila ako tapos sabi nila lahat daw ng mga products. Eh, ayaw pang i-disclose sa akin pero kasi hinihinga na nila ako ng parang ano ng down payment. Naiisip ko na sige, mag-prepare ako. 500,000 lang naman. Pwede na yun, di ba? Pwede na. Oo. Pero merong mas mababa dyan. Pero kung maganda naman yun, bakit naman hindi? Kaya okay din siya. Kung gawin ng online. Oo, yun pa. Pwedeng i-online. Ano? Nakakaya, pero alam ko namang mabait ka. Baka pwede manghiram ng 500,000. Yung buong yun? Oo, yung pang buong pang franchise. Pag mag-business ka tapos, yung buong... Ngayon ko lang naisip yung ano, yung idea na yun. Ay, tapos parang okay naman. Kasi ka na lang naisip na makapag-gastos nga ng 500K kahit kay Riva. Ganon. Parang ganon na nga. Kasi syempre, hoy, alam ko naman kung magkano kinikita mo. So, naisip ko, parang... Oo nga. Pero nakakatawa lang na sobrang random. Makapag-business nga, kaya ko 500K. Dapat nga, kung may bibigyan sa akin, mag-birthday na ako eh. Birthday? Hack dog. Ano meron sa birthday mo?
Mag-birthday ka pala? May regalo sa akin eh. May 29 birthday ko na. Di ano, tatry kong bayaran kita bago mag-May 29 para may pang-celebrate ka. Baliw niya, joke. Okay lang. Seryoso ba? Di kasi ano. Kasi naman tatakasan mo ako. Oo naman. Baka yari ako sa magulang mo eh. Yun din. Yun man ang isip ko. Yari ka talaga sa atin. Siyempre mawawala yung tiwala nila sa'yo. Alam nila yung address ko eh. Pero seryoso, pairamin mo ako. Mm-hmm. Kasi sa business naman, hindi mo naman gagawin din sa konsensa. Tsaka pag ano, kumita na yun, ayun, mas madali kong palang maibabalik sa'yo. Oh, sige. Go lang. No pressure. Seryoso? Oo nga. Ano, hingi muna ako sa'yo siguro, magkano maximum na pwede mong i-transfer na pera ba per day? Tatry kong ipasa ngayon. Dun sa account number na ano, yung pag nagsesend din ako sa'yo ng ano mo. BPI ka, di ba? BPI Metro Bank Security Bank. 50,000 per day. Per day, 50,000. Sure, ako kailangan mo na. Eh, syempre, sasabihin ko na, eto, may pa 50-50 na dumadating sa akin. Di, bibigay ko lahat yun. Okay? Ay, carry naman. Thank you. Okay. Salamat. Sige. Grabe, thank you ah. Good luckers. Okay, sige. Salamat. Thank you, Riva. Guys, alam nyo naman yan siguro, lalo na pag nakakahit na nasa vlogs namin, makita nyo kung gaano ka-generous si Riva. Kahit hindi sa akin, sa ibang tao, sobrang generous na tong babaeng to. And, wow, para pahiramin niya ako ng 500,000 pang franchise na naisipan ko lang. Pero syempre, lahat naman ng kinikita ni Riva, ito yung fruit ng lahat ng hard work niya sa ginagawa niya. So that's it guys, ayan nakita na natin sino sa mga kaibigan ko yung sobrang mga babait. Actually lahat sila mabait and very generous na makapagpahiram sa akin ng pang-invest ko sa iniisip ko na business kunyari. Sana kung magkatotoo man na mangiram ako ng pera talaga sa inyo, pahiramin nyo ako ng pera kasi malay nyo dumating yung panahon na yun. And syempre kung nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to give me a big thumbs up and syempre huwag nyo rin kakalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ko and sa mga YouTube channels ng mga tao na prinang ko today, mga kaibigan ko, subscribe kayo. Ilalagay ko sa description box yung kanilang mga YouTube channels. And syempre, follow me on all my social media accounts. Syempre, bago matapos ang video na to, gusto ko mag-shoutout kay... Baliw! Wait lang, si Riva. Si Riva, pinadala na ko ng pera. Hindi ko nasabi na prank nga pala. Hello, Riva! Yes! Uy, sorry. Ba't nagpadala ka ng pera? Prank lang yun. Joke lang. Baliw, babalik ko yung 50,000. Baliw. Joke lang. Pinutuo mo naman. Ay, mati ko na napaka-board. Baliw. Quarantine. Seryoso, joke lang. Nag-film kasi ako. Sorry. Akala ko kasi, ano, mama... Video call. Kaya ayoko mag-video call! Oh, nag-video ako! Hello! Pangit ko! Baliw ka, sasoli ko sa'yo, baka pagalitan ako na Tito Bob. Baliw ka? Hindi na, para makonsensya ka. Akin na lang yon, 50,000 din yon. Ay, hindi sila ulo ba yun? Okay, payan ko na! Huwag kang ganyan, guys. Siya po yung pahihiramin ko ng pera kasi sinabihan niya pa akong payat. Grabe, nag-e-extra na kasi ako. Ayan, patay mo na yung camera mo. Hindi ko na-expect pero isasali ko yan, Riva. Grabe, prank lang. Nakalimutan ko lang sabihin. Siyempre, bago matapos ang vlog natin ngayon, magbibigay muna tayo ng special shoutout sa mga nag-comment sa akin previous vlog. Ito na po sila. Batiin naman natin si Aliana Dilig, si Tamara Barca, si That's Jezray, si DJ Grimaldo, and syempre, eto yung huli, sinabi niya, pumayat daw ako. Shoutout kay Rakino Vlog. Ayan, thank you so much sa mga nag-comment. Kaya kung gusto niyo ma-shoutout sa akin next vlog, next week, mag-comment lang din kayo dito sa video na to. And kung meron kayong mga naiisip na gusto niyo gawin ko sa next vlog ko, comment niyo lang din yan, babasahin natin lahat yan. Kaya yun lang guys, maraming salamat, and I hope to see you on my next video. Bye-bye!